Ang Bohol ay isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Maraming white sand beaches. At dito matatagpuan ang Chocolate Hills sa Pilipinas at ang cute na Tarsier. Pero alam niyo ba na sa Bohol naganap ang pinakamatagal na rebelyon laban sa mga Espanyol? Umabot ito ng 85 taon bago nasupil ng mga Kastila. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isa sa ating mga bayani, ang Boholanong si Francisco de Gohoy at ang kanyang pakikibaka laban sa mga Espanyol. Noong 18 siglo, ang Pilipinas ay isang kolonya ng Espanya sa loob na ng 200 taon. Maliban sa Mindanao, dahil kailanman ay hindi ito nasakop ng mga Espanyol at pinamumunuan ng mga Kastila ang mga kapuluan ng Visayas at Luzon. Nagsimula ito nang madiskubre ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas noong 1521. Bininyagan sa Katolisismo ng mga Kastila ang mga nitibong Pilipino at inangkin ang mga lupa at kailangang magbigay ng tributo sa mga Espanyol. Pati na rin sa mga Kastilang praile ay napakalupit nito sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalupit na batas na ipinatupad ng mga mananakop ay ang pulos y servicio, na kung saan lahat ng may edad 16 taong gulang hanggang 60 ay sapilitang pinagtatrabaho sa mga pagawaan, lalo na sa paggawaan ng mga galyon, barko, at pagtatayo ng mga simbahan at mga tulay. Sa loob ng 40 araw na walang sahod dahil sa mga kalupitang ito, ang mga Pilipino ay galit na galit sa mga Kastila, pero wala silang magawa dahil may mga armas ang mga Kastila. Nagdaan pa ang ilang taon at nagpatuloy ang kalupitan ng mga ito sa mga Pilipino. Noong taong 1744, si Gaspar Morales, isang cura paroko ng Inabanga, Bohol, ay nag-utos kay Sagarino, na kapatid ni Francisco de Gohoy, na hulihin ang isang pugante. Pero lumaban ang kriminal at nagkaroon ng barilan. Napatay si Sagarino, kaya dinala ni Francisco de Gohoy ang kanyang labi sa simbahan para ito'y bigyan ng Kristiyanong libing. Pero tinanggihan ito ng cura paroko, na bigyan ito ng Kristiyanong libing dahil sa namatay ito sa pagkikipagduelo na mahigpit na ipinagbabawal ng simbahang Katoliko sa panahong iyon. At naghintay si Francisco de Gohoy ng ilang araw, 3 araw sa labas ng simbahan para lang basbasan ang labi ng kanyang kapatid na nabubulok na. Pero matigas talaga ang praile at tumanggi ito na bigyan ng basbas ang katawan ni Sagarino. Sa sobrang galit ni de Gohoy, hinikayat niya ang mga Boholano na mag-aklas laban sa mga praile at Espanyol. 3,000 mga kalalakihan kasama ang kanilang mga pamilya ay iniwan ang kanilang mga bahay at tumungo sa bulubunduking bahagi ng isla at gumawa ng fortifikasyon doon. At mga prominenteng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Bohol ay sumapi rin sa rebelyon. At dito rinuklama ni de Gohoy na sila ay malaya na at tinatag ang pinakaunang Bohol Republic. Nagsimula ang pag-aaklas ng patayin ang Italianong cura paruko ng Hagna, Bohol noong Enero 24, 1744. Ang rebelyon ay kumalat sa buong isla na parang malakas na bagyo. At dahil dito, dumami na ang sumapi sa pag-aaklas. Umabot ito sa 20,000 membro at pinatay ni de Gohoy ang prailing si Morales. Nahirapang supili ng mga Kastila ang mga Boholano dahil ito'y nasa bulubunduki nagkukuta at suportado si de Gohoy at ang kanyang mga kasamahan ng mga sibilyang Boholano na hindi sumali sa bakbakan. Nagpupuslit ito ng mga pagkain, gamot at mga armas sa kanila at ang pinaka-importante sa lahat ay impormasyon laban sa mga Espanyol. At mula sa mga bulubundukin, bumababa sila de Gohoy para lusubin ang mga kampo ng mga Espanyol, pati na ang mga simbahan. At dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ni de Gohoy, ipanadala ni Juan de Arechedera ang isang ekspedisyon ng mga Kastila at pinamumunuan ito ni Don Lechuga para salakayin si de Gohoy. At pinuntahan agad nila ang mga kampo ni de Gohoy at nagsimula agad ang labanan. Natalo ng mga Boholano ang mga sundalong Espanyol sa labanan at umatras ito papuntang Zamboanga
Dahil dito sumubok ng ibang paraan ang mga Kastila para itigil ng mga Buholano ang kanilang pag-aaklas. Kaya sinubukang kakiusapan ni Miguel Lino de Espilita, isang obispo ng Cebu, na itigil na ang kanilang pag-aaklas. Pero punong-puno na ang mga Buholano sa di makatarungang pagtrato sa kanila ng mga mananakop. At tuloy-tuloy na nga ang kanilang rebelyon laban sa gobyerno ng Kastila. At nagbigay rin ng talumpati si Daguhoy at kanyang klinaro na sila ay hindi laban sa simbahang Katoliko. Pero wala na silang planong sumailalim pa sa gobyerno ng Espanya. At gumawa na ng ibang estratehiya ang mga Kastila at prinuklama ng gobernador general na si Jose Raon na lahat ng Buholanong susuko at magbabalik loob sa pamahalaan ng Espanya ay bibigyan ng kapatawaran. Pero tulad ng dati, hindi ito umubra sa mga Buholano. 20 gobernador general ang nagdaan, mula kay Gaspar de la Torre hanggang kay Juan Antonio Martinez, na ang mga Buholano ay malaya sa mga mananakop. Namatay si Daguhoy noong 1800s sa Talibon, Bohol. Hindi sa pagkikipaglaban, kundi isang malaya at mapayapang Buholano sa edad na 76. Namatay siya sa katandaan, hindi sa pakikipaglaban. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga Buholano ang kanilang rebelyon kahit wala na si Daguhoy. Pero noong 1825, naluklok si Mariano Ricafort Palacin na bagong gobernador general ng Pilipinas. At nagpadala agad siya ng napakalaking ekspedisyon ng mga Espanyol sa Bohol, kasama dito ang ibang nitibo sa ibang isla ng Pilipinas para tapusin ang pag-aaklas doon at ibalik ang isla sa gobyerno ng Espanya. Narating nila ang Bohol at nagsimula agad ang labanan. Dito na natalo ang mga Buholano. Noong 1829, formal nang sumuko ang mga rebelde sa gobyerno ng Kastila. Ang Daguhoy Rebellion ay tumagal ng 85 taon at sa panahong ito, ang mga Buholano ay naging malaya ng mga mananakop, hindi nagbabayad ng tributo at wala ring sapilitang pagtatrabaho. Ang pagre-rebelding ito ay ang pinakamatagal na pag-aaklas sa kasaysayan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.